Hello. Good morning, mga kalapatids. Araw nga rito ng Martes. Ah, Martes ba? Wednesday na pala. Ano nga tayo, mga kalapatids? Pag Miyerkules pala ngayon, mag-aatid tayo sa anak natin sa school. Tapos sabay magte-training na rin tayo ng ipon. Ayun nga, dahil nga busy tayo magtawag dito, hindi tayo makapag-training na makapag-training, tapos meron pa tayong maliit na bata na binabater. Yes, darling. Okay. Ayun na nga. Say hello. Hi! Hi! Ayun na nga, mga kalapatid. So, last week nga, ano tayo? Kulang tayo ng dalawa na ibon sa karera. Ang kulang natin yung mga late breed. Ayan. So, meron pa tayong tatlong late breed na nandito. Sana kumapit hanggang dulo yung mga late breed natin. Yun na nga. So, ayun na si Pablo, may police. Ayun si Pablo, tumahan. Yun o, parang habulin tayo ni Pablo. Tapos, mga kalapatid, ganito na nga, magte-training nga tayo Wednesday. Tapos bukas, pasok na naman mga kalapatid sa trabaho. So, Wednesday, training Thursday. Pasok sa trabaho Friday. Baka malamang maglo-lo-fly lang ako dyan ng umaga. Ayan, lo-lo-fly tayo ng umaga. Tapos basketing na tayo sa hapon. Doon uli ang karera, mga kalapatids. 60 miles Hereford Tier. Ayan. So, doon ulit sa Hereford. So, Hereford 1 last week, Hereford 2 na ngayon. So, tingnan natin kung may mababago sa paglipad ng ibon natin. Wala naman na bago sa pag-training, nababasan pa nga mga kalapatids. Dahil nga nung nakaraan, nakapag-training ako, ngayon, hindi naman tayo nakapag-training. I mean, nakapag-training ako na mga isayos nung nakaraan, kahit kulang. Pero ngayon, training na naman. Pabagay, ang ano nga sa atin, hindi mo dapat ini-stress ang old bird. Lalo na yung mga galing na sa karera noon. Hindi mo naman kailangan yan, hindi mo naman kailangan ipag-training na gusto yan. Yung iba nga, nilalapit na dun. Yung training nila sa ano, sa unang lap ng karera, ako hindi ko ginagawa yung mga kalapatids. 20 miles lang tayo ng 20 miles. Naglalapit ka ng ibon dun sa may ano, karera na. So bagay, nasa sa kanila yun mga kalapatids. Tayo kasi mga kalapatids, ano, hanggat maaari, nagtitipid ako sa gasolina dahil mahal na nga ang gasolina, mga kalapatids. Ang ganda naman ang bahay na yun. Nagtitipid tayo sa gasolina, mga kalapatids, hanggat maaari. Dahil nga, mahal ang gasolina. Yun na nga. Ayan, nakikita nyo naman yung anak ko, malaki na. Hi! Ayan nga, ito na yung siguro, ito yung magiging future lady pantser kapag nagano. Excuse me. Dahil nga, mahilig din siya sa ibon, mga kalapatids. Ayan, mahilig din yung anak ko sa ibon. Ayan, so i-added muna natin siya rito sa nursery, sa school niya. Tapos sabay, magdiretso na tayo ng training. Ganda naman ang BMW na yun. Nakakamiss magka-BMW. Namiss ko yung BMW ko nun. Eh, hopefully, magpalain tayo ng Diyos. Alam niyo naman.
lalakaw sa kotse yung mga kalapatids. Yan na nga. So, i-drop off ko muna yung mga anak ko, mga kalapatids, sa nursery. Tapos, re-recta na tayo papunta nun sa ating pag-training ng ibon. Ayan. So, mamaya na lang, mga kalapatids, okay? So, yun na nga, mga kalapatids, na ibaba ko na nga yung anak ko dito sa nursery. Okay na. Ano naman ulit? Pag-iibo na ulit. Naiatid ko na yung bata. Ayun na. So magte-training na tayo. So last week nga mga kalapatid, yung karera natin ay awits. Pang-siyam. Dumating yung ibo natin ng 11-12. Dumating yung ibo natin ng 11-12. Yung nag-first sa club, si Gary Williams, ang ibo niya ay 11-10. Yan. So, mabibilis talaga mga kalapatids kapag yung mga sprinter birds. So, yun lang ang ano natin sa ano pag-iibon. Iba talaga yung mga sprinter birds. Ayan eh, yung mga ibo naman natin eh, mga ano lang, mga high street birds lang. At ito mga ito, mga ano ba, Jesus Mariosa. Pang ano lang to, pang high street lang. So yun na nga, mga kalapatids. So, di bale, last week nga rin, nakakuha rin tayo ng ano, ng yung mga achievement ng mga young bird natin last year. Yan, nakakuha natin yung achievement na merit card ng mga ibon. So, ang mangyayari ngayon mga kalapatids, ano, sa isang, ano lang yun ha, sa isang club ko, alam ko meron pa ako makukuha ng achievement sa kabilang club. Kasi nga, dalawang club ang nilalaruan ko mga kalapatids. Isang Northeast Wales Federation tsaka isang Shropshire Federation. Alam ko may makukuha pa ako sa Shropshire Federation. So sa young bird yun ha, sa old bird nga, dun nga nakakuha sa Shropshire Federation si 14 ng pwesto niya sa Federation. So alam ko may makukuha pa rin ako na young bird na ano, na merit card. Ewan ko kailan ibibigay. Tayo naman eh, ano naman, hindi naman tayo nagmamadali. Saka ano lang naman yun siguro, second, third lang yun. Yung anak ni Stark, alam ko yung anak ni Stark, tsaka yung dark white plate natin ang nakakuha ron. So, yun na nga, hindi natin alam kung kailan bibigay. So, ito nga training ko nga ngayon mga kalapatids, 20 miles distance lang mga kalapatids. Alam, tulad nga na sinasabi ko, hindi na ho ako naglalayo ng ibon. Na 20 miles yun na ho ang pinaka-tops ko sa pagte-training. Air distance ko yung pinag-usapan natin. Yun na ho ang pinaka-tops ko. 20 miles lang, hindi na ho ako naglalayo ng ibon. Di ba, pabalik-balik lang ron. So, di ba, sa old bird, kasi iba, magkaiba ang training kasi mga kalapatid sa akin ha. Magkaiba ho ang training ko ng old bird tsaka ng young bird. So, sa old bird, hindi ko masyado pinapagod yung old bird ko. Dahil ito ay experienced bird na mga kalapatid. Hindi nyo kay, ewan ko ha, sa akin ha, hindi ko kailangan eh, itong perception ko para doon sa mga ibon ko. Hindi ko kailangan na pagurin ng ibon ko sa malayo ang training. Hindi ko kailangan na baratratin ng ibon ko sa mahirapan na training, lalo na kung karera na, dahil bang tawag dito ay ito naman ay mga experience bird. Yan, kung young bird to, ayan, magkakaiba ho ang ginagawa ko sa young bird. Meron ho ako sariling program ko sa young bird. So doon baka medyo masyado, medyo ano, mahigpit ako pagdating sa training sa young bird. Pero pagdating sa old bird, eh,
ano lang tayo, steady pulso lang mga kalapatids. Yan, steady pulso lang mo tayo. So, mamaya na lang mga kalapatids, babayay muna ako. Pagdating na lang doon sa pagre-release natin. Okay mga kalapatids? So, ito na mga kalapatids. Nandito na tayo sa location natin eh, no? Kung makikita nyo, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, yun yung sa dulo, yung grape seed. Ayun, oh. So, maganda nga yung weather ngayon, mga kalapatids. Medyo maulap. At hindi masyado makalabas si Haring Araw. Pero, ayos na to. Ayan, so, ito yung mga ibon natin. Ha, kulang na yung kak natin. Ano na lang sila, siyam. Siyam na lang yung kak natin. Ayan, so, ayos lang yan. So, kumapit lang sila, gandulo. Ayan na, mga kalapatids. So, so, pinagpapahinga ko lang mga kalapatids. And then mamaya, mga kalapatids, paliliparin na natin to. Okay mga kalapatids, so mamaya na lang ulit. So ito na mga kalapatids, naghihintay na lang ko ng kotse na maubos at yung dumaraan namin. At magpapakawala na tayo ng mga ibo natin. So ayan, ako ang dami naman nila. Ayan mga pasulpot-sulpot. Hindi ko pinapakawala pag may kotse mga kalapatids, gawa ng baka sumalpo. Sumalpo o kaya patarantay mga driver at makadisgrasya tayo. Yun nga mga kalapatids, napakaganda ng araw. Kung makikita nyo. So ayan. So pwede na natin pakawalan to. O labas, bas. Bas. Kaya pa lumabas ng grizzle. Walang pala dyan. Bas. Uy, labas ka na. Ayun, pinakawalan na natin ng grizzle. Ayun siya. Mga kalapatid dyan. Yung mga hen. Ayun na, yung mga hen natin. Hintay pa nila gumrupo yung grizzle ayan eh, dahil nga huling lumabas. Ba't ganun yung grizzle? May sariling daan. Buti na natin kung anong daan na ito mga hen. Saan sila? Ayun mga kalapatids. Ayan. Wala na ba rito? Wala na. Ayun eh mga hen. Hihintay ng kak. So ayan mga kalapatids. Kain muna natin mga hen. Nagwawala na yung mangkak dito. O nawala na yung mga hen mga kalapatids. Rumekta na. Nawala na yung mga hen. Rumekta na pa uwi. So ayun. Magpapala. Ayun sa dulo. Ayun o. Laki ng hook doon, sa dulo, ayun oh. What? Matiyo ba yun? Ayos na mga kalapatid, sa inong hook oh. Laki eh. Ayun mga yun, hindi mga tagos mga kalapatid. Pabay.
Abangan muna natin sila. Mangkak naman maya-maya. Oh, ito na yung mga kalapatid. Ito na yung mangkak. Pakakawalan na natin. Tingnan natin kung anong lipad ang gagawin nito mga to. Antayin lang natin ito. Lumaan yung mga kotse na to. Kasi nga, kumakabila nga yung mga ibon. Tumatawid dito sa maya. Hindi dumidiretso rin eh. O, ayan. O, pakawalan natin ito. Oh, bas, bas, bas! Ayun, yung sinasabi ko. O, saan yung mangkak? Ayun na, ayun yung mangkak, mga kalapatid. Sa'yo, no? Nakikita niyo ba? Ayun, mga kalapatid, sumangkak. Ayun, no? Ayun na mga kalapatids, rumekta na. Saan punta? Ayun, rumekta na rin mga kalapatids. Ayun, umiikot pa nisa. Sabay, ayun, ang laki ng walk doon. Walk ba yun, helicopter? Ayos na mga kalapatids. Ito na mga kalapatids. So ito na mga kalapatids, nandito na tayo sa bahay. So double check natin yung ibon. So nandito na to. Nandito na to. Nandito na yung kak natin. Wala pa yung ano yung young bird na baka nandito sa kabila. Baka dito pumasok. Oh, double check oh. Sino na to? Nagigiba na yung pulungan natin mga kalapatid. Ganun, parang ulan tayo ng ibon mga kalapatids. Hindi, nandito na pala. Ang wala natin, wala ba? Wala pa yung parish na ito. Ito natin. Baka na dito sa labas yan. Double check natin. Wala. Kulang tayo ng gak, mga kalapatids. Wala yung parish na ito. Uwiin yung ano natin, oh, late breed. Ang blue bar nandun. Wala tayo na isang cock. Baka pumasok sa kabila. Barata talaga. Wala eh. O, kulang tayo ng isang kak, mga kalapatids. Isang kak ba? Dalawang kak pala kulang natin. Dalawang kak. Ang wala, mga kalapatids. So, mamaya, tingnan natin kung makakompleto tayo. Ganito talaga ang buhay.
dalawang cock, isang hen ang wala tayo, mga kalapatid. So, mamaya na lang. So, yun na nga, mga kalapatid. Wits. Ano nga, sa some nakakalat ng raining ko, pito lang ang nandito. Kulang tayo ng dalawa. Siguro mga kalapatid, hindi natin alam eh, baka na-disgrasya. Yun na nga yung ano, sinasabi ko, dahil nga hindi nga tayo masyado nakakapag-training. O kaya marami nga kasing pwedeng maging dahilan, mga kalapatid, kung ba't sila nakauwi. So titingnan pa natin hanggang mamaya na dahil maganda naman yung ano, yung araw sa labas. Tingnan natin kung makakauwi pa. Oh, ayan. So, wag sanang ano, wag sanang baka nadali ng palgon. O kaya nadali ng palgon, o kaya ano, talagang barata lang. Wala eh. Hindi pa nakakauwi. Yun na nga, mga kalapatids. So, hintay-hintay na lang tayo. So, ay nako. Sa training pa lang, barata na. Paano pa kaya pagdating na lang karera? Patay tayo dyan. So, ganoon na nga, mga kalapatid. So, hanggang dito na lang. So, shoutout nga pala kay Ijandia6345. Ayan, kay Daddy J Barbs. Shoutout sa'yo. Shoutout nga natin yung misis ko. Ayan, shoutout sa misis ko. Ayan. Leng Ordil, yan. Shoutout sa'yo. Tapos sabay, shoutout din doon sa mga ano, sa mga nanonood. Hindi ko na maisa-isa pa dahil hindi ako nakapaglista. Yung natatandaan ko lang, mga kalapatids. Yun na nga. So, hanggang dito na lang. So, sa karera na lang. Tingnan natin kung may karera ngayon darating na weekend. Dahil nga, ang bulung-bulungan nga at ang naririnig ko, eh, masama ang weather ngayon darating na Sabado. So, tingnan natin kung makakancel bukas dahil kung kakancelin yun bukas, kung kakancelin bukas, baka ano na yun, baka ang karera na eh, Lunes. Ganun na nga mangyari, mga kalapatids. So, hanggang dito na lang, mga kalapatids. Mag-aabang pa rin tayo ng tawag dito ng news kung ano mangyari nga ngayon darating na Sabado. So, ayun na nga. So, hanggang dito na lang. Ingat kayo lagi at God bless. Bye-bye.